Mga pagkaing nagiging kidney stone. Ang kidney stone ay isang hard mass ng mga mineral at asin na nabubuo sa mga bato. Ang ilang mga pagkain at inumin ay naglalaman ng mga kemikal na maaaring humantong kung minsan sa masasakit na mga kristal. Ang mga bato ay may iba't ibang uri, at ang mga pagkain na hindi masyadong maganda para sa isang uri ng bato ay maaaring okay na kainin kung mayroon kang ibang uri ng bato. Kung nagkaroon ka ng kidney stone, tanungin ang iyong doktor kung anong uri ito. Makakatulong iyon sa iyo na malaman kung aling mga pagkain ang dapat iwasan. Ngunit kung hindi ka sigurado, o kung gusto mo lang na mag-ingat sa lahat ng uri ng mga kidney stone, isang magandang panuntunan ay lumayo sa napakaraming maalat na pagkain at karne at iba pang protina ng hayop. At huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Nakakatulong itong palabnawin ang dumi sa iyong ihi para mas mahirap mabuo ang mga bato. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para sa mga bagong video. Mga bato ng calcium oxalate. Mas maraming tao ang nakakakuha ng ganitong uri kaysa sa iba. Nabubuo ito kapag ang calcium sa iyong ihi ay pinagsama sa oxalate, isang kemikal na natural sa maraming pagkain. Kung mayroon kang isa sa mga ito, mag-ingat ka sa mga pagkaing may mataas na oxalate. Maraming halaman ang naglalaman ng oxalate, kaya mahirap iwasan ito. Ngunit ang ilang mga pagkain ay may mas mataas na oxalate kaysa sa iba. Subukang limitahan ang mga spinach, rhubarb or pie plant, almonds and cashews, miso soup, grapes, baked potatoes with skin, beets, cocoa powder, okra, bran cereals and shredded wheat cereals, french fries, raspberries, stevia sweeteners, sweet potatoes or kamote. Kung kumain o umiinom ka ng mga pagkaing mayaman sa calcium ng sabay, matutulungan nila ang iyong katawan na mahawakan ang oxalate nang hindi ito ginagawang kidney stone. Kaya ipares ang iyong spinach salad sa low-fat cheese. O ihalo ang mga mani o berry sa yogurt. Ang pag-inom ng gatas ay hindi nagiging sanhi ng mga kidney stone. Asin. Kung kumain ka ng maraming sodium, na isang sangkap sa asin, na nagpapataas ng dami ng calcium sa iyong ihi. Kapag natapos mo na ang pagkain, ang anumang sobrang oxalate ay didikit sa calcium sa mga kidney, na maaaring gumawa ng mga bato. Kaya limitahan ang mga delat ang pagkain, naka-package na karne, fast food, at condiment sa iyong dieta. Protina ng hayop, limitahan ang karne ng baka, baboy, itlog, keso, at isda, dahil maaaring tumaas ang iyong pagkakataon na magkaroon ng most types ng kidney stone. Vitamin C ang sobrang dami ay maaaring makagawa ng oxalate sa iyong katawan. Kaya huwag kumuha ng higit sa 500 miligramo sa isang araw. Mga bato ng calcium phosphate. Ang mga ito ay nabubuo kapag ang calcium sa ihi ay pinagsama sa mineral na phosphorus. Kung nagkaroon ka ng isa sa mga ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa oxalate. Pero palaging tignan ang mga pagkaing mayaman sa protina ng hayop, laman loob ng karne, tulad ng atay ng manok o baka, gatas, keso, at iba pang mga produkto na may gatas, mga itlog, seafood. Mga pagkain na maaaring gawing mas alkaline ang ihi, kabilang ang mga sariwang katas ng prutas, maliban sa orange, cranberry, at nectarine, mga katas ng gulay, molasses tinatawag ding treacle, sirup na natitira pagkatapos makristal ang asukal mula sa cane o beet juice. Processed foods. Ang phosphorus ay isang karaniwang additive at preservative. Kaya limitahan ang mga fast food, bottled cola, frozen food, at luncheon meat. Basahin ang label para sa mga sangkap na nagsisimula sa PFOS. Sodium. Kumonsumo ng hindi hihigit sa isang kutsarita ng table salt sa isang araw. Mga bato ng uric acid. Makukuha mo ang mga ito kung masyadong acidic ang iyong ihi. Ang mga batong ito ay naglalaman ng uric acid, isang sangkap na ginagawa ng katawan habang sinisira nito ang mga kemikal sa pagkain. Hindi tulad ng calcium oxalate at calcium phosphate na mga bato, ang sodium ay hindi isang espesyal na issue dito. Protina ng hayop, ang pagkain ng sobrang pulang karne, manok, itlog, at shellfish ay may dalawang bagay. Ginagawa nitong mas maraming uric acid ang iyong katawan. At maaari nitong pagnakawan ang iyong sistema ng citrate,
Isang sangkap na tumutulong sa pag-iwas sa mga kidney stone at maaaring pigilan ang mga dati nang lumaki. Upang makakuha ng sapat na protina, maaari mong palitan ang iyong karne at manok para sa beans, pinatuyong mga gisantes, lentil, at mani. Soy milk, soy butter, at tofu. Mga mani tulad ng mga almonds, walnut, at kasoy. Matatamis na inumin. Ang mga maasim na inumin tulad ng lemonade, limeade, at fruit juice ay natural na mataas sa citrate na tumutulong na maiwasan ang mga kidney stones. Ngunit pigilin ang mga pagkain at inumin na may flavored ng asukal o, lalo na, high fructose corn syrup. Maaari silang humantong sa mga bato. Alak, maaari nitong itaas ang antas ng uric acid sa iyong dugo. Mga bato ng cystine. Ang mga ito ay nagmula sa isang bihirang kondisyon na tumatakbo sa mga pamilyang tinatawag na cystinuria. Ang karamdaman ay nagiging sanhi ng isang natural na substansya na tinatawag na cystine na lumalabas sa iyong ihi. Ang mga cystine stone ay may posibilidad na mas malaki kaysa sa iba pang mga uri. Kung mayroon ka na, maaaring mayroon ka pa. Ilang isyu na maaari mong bantayan. Hindi masyadong umiinom ng tubig. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pagbuo ng mga bato ng cystine. Sobrang acid. Ang mga cystine stone ay mas madaling tumubo sa acidic na pag-ihi. Iyan ang kabaligtaran ng calcium phosphate stones na pinapabura ng alkaline na ihi. Kaya para sa ganitong uri ng bato, pigilan ang iyong pagkagutom sa karne at kumain ng mas maraming prutas at gulay na may mas mababang antas ng acid. Sodium. Muli, subukang huwag labis na kumain ng french fries, delat ang sopas, nakabalot na karne, at iba pang maalat na pagkain. Ang wastong hydration ay isang pangunahing hakbang sa pag-iwas sa kidney stone. Inirerekomenda na uminom ng sapat na liquid upang makalabas ng hindi bababa sa 2.5 litro ng ihi bawat araw. Ang pagtaas ng dami ng ihi na iyong inilalabas ay nakakatulong sa pag-flush ng mga bato. Maaari mong palitan ng ginger ale, lemon lime soda, at fruit juice para sa tubig upang matulungan kang madagdagan ng iyong fluid intake. Kung ang mga bato ay nauugnay sa mababang antas ng citrate, ang citrate juice ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagbuo ng mga bato. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa oxalate ng katamtaman o at pagbabawas ng paggamit ng asin at mga protina ng hayop ay maaari ring magpababa ng iyong panganib ng mga kidney stone. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng mga gamot upang makatulong na maiwasan ang pagbuo ng mga bato ng calcium at uric acid. Kung ikaw ay nagkaroon ng kidney stone o ikaw ay nasa panganib para sa isang kidney stone, kausapin ang iyong doktor at talakayin ang mga pinakamahusay na paraan ng pag-iwas. Huwag pong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong video.